Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balita. Nilatag na tatlong posibleng makakalaban ni Casimero at ang pagbabalik ni Shakur Stevenson. Pag-usapan natin yan, mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Sumatapos nga po magretiro sa maikling panahon, ay muling magbabalik sa ibabaw ng lona si Shakur Stevenson na may kasalukuyang kartada na 21 wins, walang talo at may 10 knockouts. Dito ay didepensahan nga po ni Stevenson sa unang pagkakataon ang kanyang hawak na WBC lightweight na titulo sa July 6 sa New Jersey. Subalit patungkol dito sa kung sino ang kanyang makakalaban ay wala pa nga pong official announcement na ang pinagpipilian nga po dito ay ang anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton. Andyan din si William Cepeda na rated number 1 sa WBC lightweight division na may kartada sa ngayon na 29 wins, walang talo at may 25 knockouts. Habang sa kabilang balita naman nga po mga ka-Flash, patungkol sa muling pagbabalik ni former 3 Division World Champion, angas ng Pinas General Cuadro alas Casimero sa ibabaw ng lona ay nilatag na nga po ngayon ng kanyang promoter ang tatlong pinagpipilian bilang makakalaban ni Casimero na yan nga po mga ka-Flash ay sa buwan ng July taong kasalukuyan. Una nga po dito mga ka-Flash sa listahan ay si former Unified WBA, IBF, Super Bantamweight World Champion Marlon the Nightmare Tapales na kung saan matatandaan nga po natin na malaki nga po ang bayad na hinihingi ng kampo ni Tapales na yan nga ay 70-30% pabor kay Marlon Tapales na kung sakaling ito ang pipiliin ni Casimero na makakalaban ay kailangan nga po nitong magsakripisyo at tanggapin na mas maliit ang ibabayad sa kanya kesa kay Marlon Tapales. Pangalawang nilatag nga po dito mga ka-Flash ay ang rematch kay Yukinori Ogone na sa huling laban ng dalawa ay nauwi nga po ito sa isang technical draw na resulta dahil sa headbutt. At ang huling nilatag nga po na posibleng makakalaban ni Casimero ay rematch din kay Filippo Sitombwa na gustong-gustong makabawi sa pagkatalo nito kay Casimero via unanimous decision. Gaganapin nga po mga ka-Flash ang unang laban ni Casimero ngayong taong 2024 sa bansang Japan. Dito nga sa tatlong nabanggit mga ka-Flash ay take it or leave it na ito na kailangan nang pumili ni Casimero upang maikasana ang nasabing laban. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing. Dito laging bago, balitang boxing, laban na kasado. Di papahuli, pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban. Sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.